May mga lugar talaga na masarap balik-balikan. Kahit paulit-ulit mo itong napupuntahan, hindi mo mararamdaman magsawa sa isang lugar. Marahil, dito mo kasi nararamdaman ang katahimikan na hinahanap mo. Kahit sa sandaling oras, matakasan mo ang problema mong dinadala. Mapag-isip ng mga bagong bagay na pwede mong maging akbang sa mga susunod na araw. Kaya sa video ito, samahan niyo ako muli sa kwento ko, kung saan magkakamping tayo sa isang lugar na tahimik at sariwa ang hangin dito sa Tayabas, Quezon. At kinabukasan, magmumotor naman tayo patungo sa bahay ng Patrick Bonbos, Quezon para ma-experience ang mag-fishing kasama ang mga bagong kaibigan. Tara, simulan na natin ang kwento ng biyahe ko. Samahan niyo ako sa biyahe. Kamusta kayo mga motivation? Ang bilis ng araw, nandito na naman tayo ngayon sa... Pumunta tayo ngayon kaya sa Pablis. So, nandito na tayo sa Arco, sa likod natin. Dito tayo sa Arco na papuntang Quezon. So, ba't tayo nandito? Pupunta tayo ngayon ng Tayabas, Quezon dahil magka-camping tayo sa Tayabas, Quezon. Dito na ako nagsimula mag-video kasi isa ito sa mga gusto ko rin ma-feature sa vlog ko, mapasama sa vlog ko yung Arco na to. Kaya sa likod natin yung... Ano ba na alam sa tagal natin? Province of Quezon. Yung Province of Quezon sa Arco dahil lagi ako nadaan dito pag na-away ako ng Bicol. Isa sa mga gusto ko sa pa-picture sa vlog ko, makuha ako siya ng drone. Kaya dito ako nagsimula mag-vlog. Okay, pupunta tayo ng Tayabas, Quezon para mag-camping. Tara mga motivation, sama kayo sa biyahe ko. Okay, malapit na kami mga motivation. Dito na ulit kami, bumalik kami dito mga motivation sa Tayabas, Quezon, sa pinuntahan namin yung karaan. Asa, inaabot kami ng ulan, no?
Maulan dito ngayon. Naampun. Yeah. Hey. Provincia vibes na naman tayo ngayon. Yeah. Ito na tayo. Ah, dito yung tindahan ng tropa eh. May kasama kami ngayon dito yung tropa. Ito, tindahan nila to. Okay, mga motivation, papasok na tayo dun sa pagkakampingan natin. Malapit na tayo. Yeah. Nagpatila lang kami ng ulan dahil inabot kami ng ulan. Palastik ko yan. Sana hindi umulan mamaya. Yeah. Ay, ito. Oop, yeah. Sadyang ganito siguro ang panahon dito. Paambon-ambon. Pero maliwanag naman ang kalangitan eh. May bugso-bugso lang siya ng ulan. Okay. Nakabalik na ulit tayo dito. Wow. Ayan, mga talbas ng kamuting kahoy oh. Kukuha tayo yan mamaya mga kamotivation. Dahil magagata tayo ng tulingan. Meron akong binili yung tulingan eh. Ay, wala palang gata. Hindi tayo nakabili. Sige, chat na lang natin yung tropa. Baka makakuha siya mamaya. Magagata tayo. Okay. Nandito na kami ulit mga kamotivation. Oh, malalim to, putik to. Putik to, putik. Ay, ginawa nila ng daanan dito. Ganda. Maputik to. Andahan lang. Okay. Touchdown. Ulo, ulo. Andahan lang. Kailangan andahan lang yung patakbo mo para hindi ka madulas. Oh, okay. Nakabalik na ulit kayo dito mga motivation. Wow. Ganda talaga ito pag paano, no? Probinsya lang, no? Mga kapunuan lang yung makikita mo. Kaya gandahan lang. Kaya naman eh. Ay. Nakatakot yung talsik eh. Op. Kaya yan. Dadahan lang. Oh. Okay. Okay. Uy. Okay. Oh, dito ka na lang. Dito ka na lang. Dito ka na lang. Uy. Pre. Pre. Tiga, tiga. Nadalas ka pa. Nadalas pre. Nadalas piga. Nadalas piga. Kasi ako nga dinandahan ko lang eh. Piga nga ako na kami eh. Kasi pagka binilasan na ano eh, nasabay sa putik eh. Okay na? Yan. Yeah. Oh. Okay, gawin. Oh, sige. Uy, uy. Mabuti ka kayo, pre. Atalsikan ka. Oh, may side ka. Yan, matigas. Ipasok.
Oh, sige. Okay. Tulak na rin pala maganda. Ay, ay, ay. Saka pupunta. Sige, kaya mo na yan. Hey, wag ka, Brad. Wag ka, Brad. O, oh, natuloy mo lang, Brad. Ikaw mo lang. Wag ka maglala, di ka matumba. Nandito kami. Sige. Sige. Pagkalipas ng ilang oras ng aming biyahe, kumain na muna kami ng aming tanghalian. Sa puntong ito, hindi ko na malaya nagkaroon pala ng problema ang gamit kong camera. Nawala na pala ito ng audio. Pero ganun pa man, tuloy pa din ang kwento ng biyahe ko. Kung saan, ipapakita ko sa inyo kung ano at gaano kasarap mag-camping. Thank you.
Kinabukasan, maaga kaming nagising para ituloy ang biyahe papunta sa Padre Borgos, Quezon para mag-fishing. Yeah. Yeah. Woo. Grabe dilim pa. Ayan, five, ano pa lang mga ka-motivation pala. 5:17 ng umaga. Ayan, magkakasama kami ng tropa ulit. Tapos may kasama kami yung ano, tropa na taga rito. Sasamahan kami mamingwit. Woo, sana makauli tayo. Grabe dilim. Okay, tapos mamaya babalik pa kami dito. Kasi nandun pa yung mga gamit namin sa pang-camping. Iniwan muna namin. Woo! Okay mga ka-motivation, nandito na tayo sa labas, sa highway. Bali, papunta na tayo dun sa spot na at pagbibingwitan natin. First time natin makapamingwit ba dito sa Quezon. Yeah. No, naalala ko dati nung namimingwit kami ng bata pa ako eh. So ngayon, nasusubukan na ulit natin. Malamig na. Okay. So mamaya mga ka-motivation, kita-kita tayo. Kasi sobrang dilim pa, wala naman tayo halos makita. Puro kalsada lang. Dito kami madalas tumitigil pag nauwi kami ng Bicol eh. Dito pala yung way namin. Yan, marami kami. Yun, 4, 5, 7. Pitong motor. Marami kami mamimingwit. Ay, mga kasama namin oh. Oh, mga fisherman. Pre, mga fisherman pala to. Okay, dito ang way pala doon. Doon pala ang way namin mga ka-motivation sa may Bundok Peninsula. Tapos pagdating doon, kakanan kami doon papuntang Borgos. Dami natin. Mga fisherman pala to eh. Mga kasama natin. Alam mo pa ako ng picture na. Dito pero dito kami nadangas pa Bicol eh. Wow, asan na tayo? Ay, andun sila. Kakasama, marami kami magkakasama. First time ko makapasok dito mga motivation eh. Ang iba kasi pagka nauwi ng Bicol, minsan dito na daan, parang nagiging alternative route to pagka uwi ka ng Bicol, hindi ka na dadaan ng Atimonan. Grabe din pala mga korbadahan dito. Medyo malubak din. Lubak! Bali dito kami mamimingwit mga ka-motivation. Lubak ulit. What, hindi mga kurbada dito pre? Meron pa dyan namin letter U. Ba't hindi pala mga kurbadahan dito? Ha? Ba't hindi pala yung mga kurbada dito? Maganda naman daan dito.
matindi pa na pala mga motivation din ang kurbanahan dito. Ayos din pala dumaan dito mga ka-motivation. Hanggang sa narating na namin ang spot ng aming pamimingwitan, nagandaan ang lahat para sa mga gagamitin sa fishing. Puntong ito, unti-unti na kami nakakahuli ng isda. Makalipas ang ilang oras, ganito na pala kadami ang nahuli naming isda. Bago matapos ang video ito, isa na namang kwento ang hindi malilimutan. Patunay nga,
na maraming bagay talaga na pwedeng gawin para mahanap natin yung kasiyahan na hinahanap natin. Kanya-kanya man tayo ng pamamaraan, ang importante, masaya tayo sa ginagawa natin. O paano, hanggang dito na lang muna. Kita-kita tayo sa susunod kong adventure. Kung nakarating ka dito sa dulo ng video, napakasulit mo. Maraming salamat sa suporta.